mga kapatid, sa ating pananampalataya rito, sama namin sa ating pananalangin ang aming pasalamat at tatanggapin kaibigan nila Virgilio Villalos at pamilya, Jojo Ramos at pamilya, Romeo Lopez at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Maria Victoria Flores at pamilya, Alfonso Lucinesio at pamilya, Pedro at Joanna Moradas at pamilya, Maricruz at pamilya, Quia Aliarte, Janet Ipascual at pamilya, gaining ng Inibig Community, Mayet Carol at pamilya, Sidan Epo Paredes, Ray Redding at Dori Aliarte, Jerry at Lolet Averia, Conrado at Marisa Heron, Renzi at Ivy Pinino, at hindi ng kaligali ng mga pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Father Rufino Pensudid, Dr. Abexay Labanaag, Ginoatid ng Deoco at pamilya, Alfonso at Erlinda Velasco at ang lahat ng mga kasapi ng pamparokyang komisyon sa pamilya at buhay, Estrella Pigoroa at lahat ng bumubo sa SPPC ng Mire ng Imaculada Concepcion sa Bumapwes, at para sa kaligtasan ni Amy Ferry di Manalo at pamilya, Roy de la Cruz at pamilya, Grace Dunayre at pamilya, Antonio Pipi Santos at pamilya, Tony Evelyn Salazar at pamilya, Nick at Evelyn Rillier at pamilya, Gigi Bautista Rihando at pamilya, Seri Celine Doms Salazar, Cesar Lolita Nicolas at pamilya, Dr. Unay sa Katrina Moner at pamilya, Maria G. Adam at Dr. Ken Adam at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Al at Iwan Guevara at pamilya, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Venezuela at ng Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga hospital na sasakupan ng ating parokya, ang Brihino Hospital, Skyline Hospital at Balibin Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawaninang pamahalaang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni Susan Pabalaro, Fiona Isabela Galzote, Ronald Ramos, para sa kagalingan ni Joel Lumba, Buenes Izar, Georgette Santiago, Quirino Cristobal, Jose Balanta at mga kapatid, lahat ng mga madre na may sakit sa tahanang siyena, at si Dr. Tess Manigan. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Priscila, Celedonia, Evelyn, Eric, Gil, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas, Viviana, Roy, Jenny, Fidela, Unita, Raquel, Andrew, Enriqueta, Pablo, Pablito, Eduardo, Dorotea, Marisa, Celia, Rufo, Consuelo, Remedios, Puitiao, King, Aguinaldo, Tony, Nicandro, Dominador, Jose, Gusto, Juan, Evelyn, Josefina, Bernardita, Florante, Father Salvador, Father Solomon, Father Candido, Monsignor Espiritu, Monsignor Aguinaldo, lahat ng mga lektor ng diocese ng Manolos na namayapada, mga doktor at iba pa mga frontliners na namayapada rin sa pagsagip ng buhay laban sa salot ng COVID-19 at mga naging biktima na namayapada at tulad ng salot nito at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatory. Pasimula namin ang ating pananampalataya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bilang mga kaalinlangan ka ng Diyos, tayo tinipon, kaya dulog tayo sa mawain Panginoon na nagpapatawad na Diyos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Dumating na tagapagalyan ang mga salami magsisi, Kristo, kawan kami. Kristo, kawan kami. Nakalulog ka sa kanya ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, ipinagdaan kami ng kaukulang tulong na sa aming kailangan yung tinutugon. Ang iyong kalaw sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay magkagawa namin ang buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami na may makapabuhay ayong sinasahan mo. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Kalunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak.
Pinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Pinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisan na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at pinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak na ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang gustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibigin sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na pantala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililibol ng Diyos yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad nilirinig, daing na matuwid, inililigtas sila sa mga pamanhin. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng Poon, agad maiiksan. Sa Diyos, hindi nabibigo ang mga nasisiphayo. Kumukupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi magagalaw. Ngalingkod niya ay kanyang ililigtas sa napapukok ko siyang mag-iina. Sa Diyos, hindi nabibigo ang mga nasisipay. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nilibot ni Jesus sa Galilea, iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyohon. Nagalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi halagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayaan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman kilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmumula ang Mesiyas pagpalito niya. Ngunit alam naman namin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang aking lamang. Ang totoo ang siyang nagsugos sa akin. Ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y kula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nakaas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin kung paparo ang ating Panginoon sa kanyang paggawa ng kabutihan para sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi lahat ay tumatanggap sa Kanya, hindi lahat ay nakakakilala sa Kanya ng lubusan, at hindi lahat ay naliligayahan sa Kanyang ginagawa. Kaya nga yung mga duka, yung mga may sakit, yung mga taong nananampalataya sa Diyos, yung mga makasalanan na nilalapitan ng ating Panginoon, yung lahat ng mga taong inalian ng demonyo, yung lahat ng mga taong nagdurusa sa kanilang kasalanan at maging sa kanilang buhay, ito ang mga tinutulungan ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, kahit na napakarami
ang mga tao na susunod sa ating Panginoon. Kahit pinagkakalikumpan pa siya ng mga tao na nakikinig sa kanyang pamamaral, may mga tao pa rin na iba ang nasa kailang isipan. Ang nasa isip nila ay hindi para sa Diyos. Ang nasa isip nila ay para sa kanilang sarili lamang. Ang nasa isip nila ay kung paano pababagsakin ang ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ating natubayan kung paano ang ating Panginoon ay pinagtatangka na patayin ng mga pinuno at ng mga tao sa kanyang paligid, sapagat hindi lahat ay nakatatanggap ng kanyang sinasabi. Sapagat ang sinasabi ng Panginoon ay ayon sa katotohanan, at sino hindi makatanggap nito? Yung mga taong sinmari. Ang mga sinasabi ng Panginoon ay ayon sa katwiran, at sino hindi makatanggap nito? Yung mga taong niligo ang kanilang daan ng buhay, yung mga taong hindi makatwiran, yung mga taong hindi makatalunan para sa ibang mga tao. Kaya nga po kapag nagsasabi ang ating Panginoon na ayon sa kabutihan, sino ang may ayaw nito? Ang mga tao na mga masasama ang kanilang layunin, ang mga tao na panay panggagato sa kapwa ang kanilang iniisip. Kaya kapag nagsasalita ang ating Panginoon, may mga tumatanggap, may mga tao naman hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kahit sa ating unang pagbasa, ipinapayag sa atin, ang mabuti ay palaging kakalabanin ng masama. Kaya noong unang pamampanahon, anong sinasabi sa aklat ng Genesis? Ang sabi sa ulupo, ang sabi sa serpiente, kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot pinhinay palaging maglalaban. Ikaw ang tutuklaw sa sakong niya, at siya naman ang siyang tatapak sa iyong ulo. Siya naman ang dudurog sa iyong ulunan. Kaya nga po sinasabi sa atin, doon pa man, hindi po pwedeng magtagpo at magkasama ang masama at mabuti. Sapagat ang mabuti ay mabuti kahit na iilan lamang ang tumutugay kay nito. Sapagat kailanman, ang masama ay masama kahit marami pa ang nakikisama rito. Kaya nga po hindi po pwedeng magsama, sapagat ang masama ay mananatiling masama, hindi po pwedeng makisama sa mabuti. Magbagbus ang mga masasama, ang mga makasalanan, kapag sila ay nagpakabuti, sila ang mapapasama sa kabutihan ng ating Panginoon. Sila ang mapapasama sa mga taong mabubuti. Subalit kung mananatili silang masama, kung mananatili sila sa kanilang pagkakasala, kung hindi sila magbabago, baliwala rin ang kanilang ginagawa dito sa lupa. Sapagat pagdating ng panahon, may katarungan ng ating Panginoon na ipamamalas sa atin. Bagamat ang Diyos ay mabuti, bagamat ang Diyos ay mahabagin, pero ang Diyos ay makatalunan din. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mabuting balita, pinapayag sa atin, ang mabuti ay palagi pinagtatangka ng masama ng mga tao sa kanyang paligid, na ang kanilang lahat ng kanilang pita, ang kanilang nasa isipan, ay paggawa din ng masama. Sumarin mga kapatid, ang ating Panginoon, sa kabila ng mga pagtatangka laban sa Kanya, sa kabila ng mga ginagawa sa Kanya, ng mga salita na hindi maganda, ang ating Panginoon sa tiyak na kabutihan pa rin ang kanyang ginagawa. Kaya nga po ang ating Panginoon, ito pa rin ang kanyang pinangaral. Hindi siya gumaganti, hindi siya nataanimpuyo sa galing na dahil sa kanyang pagiganti laban sa kanyang kapwa. Bagus, naroon ang pag-unawa, naroon pa rin ang paggawa at pagsasalita ng ayon sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga po ito rin ang panawagan sa ating mga kapatid, no? Sa ating panahon ngayon, na tayo ay nasusubok sa ating pananampalataya, sa ating paglapit sa ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, sa bandang huli, sa Diyos din tayo lalapit. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon, ilang beses na pinagsalitaan ang di maganda ng ibang mga tao. Ang ating Panginoon tumisan, sasabihan pang istupido. Ang ating Panginoon tumisan, pagsasalitan pa ng hindi maganda sa laban sa Kanya. Subalit mga kapatid, ang ating Panginoon patuloy pa rin sa paggawa ng kabutihan sa atin. Ang ating Panginoon patuloy pa rin sa pagbibigay ng biyaya sa atin. Kaya nga yung mismong pag-isip natin, yung mismong tayo nasa lupa pa lamang, ito ay biyaya na maituturing ng Diyos para sa atin. Sapagat tayo ay gumigising pa rin at tinatanggap pa rin natin ang biyaya ng buhay na galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kahit alimurahin pa natin ang Panginoon, kahit pagsalitaan pa natin ang masama ang ating Panginoon, sa banang muli, sa Diyos pa rin tayo uuwi, sa Diyos pa rin tayo hihingin ng tulong, sa Diyos pa rin tayo magbabalik. Kaya nga nakita natin sa pagkakataon nito, ay binibigyan tayo ng aral, bagamat ayaw natin na mamayani ang salot nito. Pero may mga pagkakataon, hinahayaan ng Diyos
nang sa gayon tayo ay matuto. Hindi niya gusto na magkaroon tayo ng salot, pero may mga pagkakataon, hinahayaan. Sa paanong paraan? Kaya kapag kapwa ng bawa, tayo po ay merong anak, gusto nating matutong maglakad. Sinong magulang yung nagnanais na yung kanyang anak ay madapa at mangugod yung kanyang uso, yung kanyang mukha doon sa salin? Sinong magulang ang magnanais na yung kanyang anak ay masaktan na dahil sa kanyang paglagpa, sa kanyang pag-attempt na maglakad, sa kanyang pagkadapa? Walang magulang na may gusto doon. Pero mga kapatid, kung di natin nahahayaan na yung ating anak ay naglakad na mag-isa, kung di natin nahahayaan at tuturuan yung ating anak na dugnag na madapa upang lang sa ngayon matutuloy siyang bumangon, hindi matututo na maglakad ang ating anak. Kaya ayaw nating mangyari sa kanya na sila sasaktan. Pero may mga pagkakataon, hinahayaan natin. Hindi natin gusto, pero hinahayaan natin. Bakit? Sapagat nang siya'y matuto, sapagat nang may aral na ibibigay sa kanya, sapagat itong magbibigay sa kanya ng panibagong pag-asa, panibagong lakas, panibagong pananaw, na siya ay makalalakad din ng dahil sa kanyang pagsusumika. Kaya nga po ganyan din ang nangyayari sa atin sa paligid ngayon. Kumisa, mga kapatid, nagtatanong tayo, bakit nangyayari ito sa atin? Bakit may nangyayari sa atin na ganito sa ating paligid? Kaya ang lagi natin tatandaan, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ayaw niya na tayo nasasaktan. Ayaw niya na tayo nangihirap. Ayaw niya na tayo nagdurusa. Ayaw ng Panginoon ng salot na ito. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon, hinahayaan, sapagat kinakailangan, matuto tayo mula sa ating mga pagkakamali. Kaya ba ngayon, mga kapatid, pinagpapahalagahan natin yung ating oras para sa ating pamilya na nung dati hindi natin binibigyan ng pansin. Ngayon, pinagpapahalagahan natin ang Diyos sa ating pananalangin sapagat alam natin wala pa naman talagang gamot sa salot na ito. Kaya nga po ngayon, nagbibigay tayo ng parol para tumawag sa ating Panginoon. Bakit? Sapagat alam natin sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ang makatutulong sa atin. Kaya nga po sa banamuli, ano ba ang sabihin natin masama laban sa Panginoon? Ano ba ang pagtatangka na gawin natin masama laban sa Panginoon? Sa banamuli, sa Diyos pa rin tayo kakapit, sa Diyos pa rin tayo tatawag, sa Diyos pa rin tayo uwi, sa Diyos pa rin tayo mananalig at iaasa ang ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, ipinapayag lamang sa atin ang araw ngayon. Wala tayong magagawa kung lalaban tayo sa Diyos. Kaya kahit anong lakas na meron tayo, kaya tayong pabagsakin ng kahit na isa na napakaliit na virus na ito. Kaya isipin natin, yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, yung Amerika, wala rin silang magawa kahit na ang dami nilang armas, ang dami nilang pera, economic and military power sila. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila magmasumpo ng gayon na lamang ang virus na ito. Kaya kinakailangan magkaisa-isa ang lahat para lang sa gayon, tulungan tayo ng Diyos na sumpuin ang lahat nito. Kaya isipin natin, kahit yung pinakamalaki na army sa buong mundo, yung China, pinabagsak din ng virus na ito. Gaano kalaki yung virus na ito? Napakaliit, hindi kita ng ating mga mata. Kaya napakaliit na virus lamang, pero kahit ang pinakamakapangyarihang tao, kahit ang pinakamakapangyarihang bansa, kahit ang pinakamayamang bansa, kayang pabagsakin ng virus na ito. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, ito rin naman ang panawagan ng Diyos sa atin. Sa kabila naman ng laki ng ating suliranin, sa kabila naman ng laki ng ating pagkakasala, sa kabila naman ng laki ng ating pagkakamali sa pagtalikod sa ating Panginoon, isang Diyos lamang ang makapagsasalba sa atin at hindi ibang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga kung sa isang virus, pinabagsak tayo, sa isang Diyos, ibabangon tayo mula sa ating pagharapa upang nang sa gayon magpatuloy ang ating buhay at tayo muli ay lumakad, hindi na sa liko na daan, kundi lumakad na tayo patungo sa ating Panginoon. Kaya nga kung mga kapatid, tinatawagan tayo, patuloy tayong manalig sa ating Panginoon at hanggang ang ating buhay ay iayon natin ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin ang pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. At sa bawat panamita ng aming pinagtutugon, Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin.
mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng aming panalangin. Sa pamamagitan ng pag-ibig dahil sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng aming panalangin. Tayo nawa ang magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng aming panalangin. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagbahal na presensya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ng aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ng aming panalangin. Ang manawing nasa langit, isinugod mong iyong anak upang magpapasakit para sa amin. Doon mo na sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri kado sa mga inigas sa sanibukan, sing kagandang loob dahil ito aming mayakalay, mula sa lupa at mula aming pagawa ang kinapay na ito para maging pagkain na ibigay buhay. Kapuri-puri ako, may kapal na iyon at kayo naman. Kapuri-puri kado sa mga inigas sa sanibukan, sing kagandang loob dahil ito aming mayakalay, mula sa katas ng ubas at mga aming pagkawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po kung may kapal tayo ng kayo. Panalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyong samang mga kapangyarihan. At ang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulingan niya karahala sa ating pagpapangalat sa pagkasang kayanan ng mga. Kapanalangin nyo ka, ang paghahain ito sa iyong pagpapatawad na nakakasalanan, ay siya namang magpaging dapat na kami maging lalong nalisay sa pag-arap sa iyo sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa iyo sa inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pagtitiis ng hirap, inutulungan mong aming malitumpa ang kinamis ng pagsalungat sa pananalutang iyong iliyakas. Sa aming pagkulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tala, ang pagsisigap namin iyong kinalulugan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kayo sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon mo Diyos na mga ako, puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang kapalirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kawalanan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handlo, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatingan din yun, iniyabot sa kanyang mga alagaan ang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain, ito ang aking katawan na iyahando para sa inyo. Kaya hindi naman o matapos ang ako na ninawatan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan ang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa patalagas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang kinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapan na tumayo sa anak mo para maglingkod sa iyo. Sinasabi namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, binilis namin obispo at ng kanang kaparihan. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at papilihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagbibang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Abang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karya mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng salami. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng sama pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanarapikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kahalian, ang kapangyarihan, at ang kapulihan, pagpakailanman. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatayang huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ko sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ko sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalooban sa amin. Huwag ang mapagigito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo, hinahanyayahan sa Kanya ang tingin. Panginoon, ito para dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling mo. Rancho and Darapa, kaugnay ng COVID-19. Ang mga pangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangkailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at naminsanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kaligasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusupo ang paglaganap ng sakit na dulo dito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapagmituran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sanay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salaw nito. Sinasamo namin ang mga pinatuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Tumilis nawa kami sa ikagubuli ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihimbing
namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kami mga nakilabang ay lobi mong buwagtas mula sa lahat na daming pagsuway na aming tinatalikan, patungo sa pamuhay na iyong pinabadal. Sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At magpalaay kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.